Heto na ang paborito niyong tambayan bago mananghalian. Welcome to TikTok Live! Simula ng September dahil makakakulitan natin na ang isa. Ay, napaganda nito. Ang actress, shining and blooming na mapapanood natin sa Shining Inheritance. Let's welcome Kailin Alcantara! Kailin, welcome to TikTok Lock. And of course, congratulations sa Shining Inheritance. Magsisimula na next week, September 9. Pero eto na. For now, mga tiktropa muna natin ang pasisiyahin ni Kailin. Kailin, dahil siya ang lalaban para sa Ampaw Blessings nila. Kaya naman, let's play! Hale! Hale! At para po sa pink team, lalaban po si Kailin. At para naman po sa green team, hindi naman po magpapatalo. At syempre, ang full energy na si Faith. Ladies, pumesto na kayo. Ito na, magkakaroon tayo sa laro. Ganyan na mga success. Hoops, hoops, hooray! Okay, ready na. Siyempre, players, meron kayong 1 minuto at 30 segundo. TikTok lang! Happy time na! Go! Sige. Ayan. Let's go! Ayan, sige. Napakasimple po. Kailangan sa mula yung mga hoops. Akala nyo, ha? Yung na-experience mo ngayon sa laro natin ng ngayon. Napakahirap. Grabe yung dedication talaga namin dalawa ni Faith. Grabe, no? Pang-Olympics. Mas mahirap ang pinagdaanan nila sa Olympics, ha? Pero ito na, Kailin! Relax ka lang muna dahil mamaya ang Wizard Blaster naman ang makakaharap mo. At hahabol din para makipagpaandaran today ang P-Pop group na Kalista! Tuloy-tuloy ang buwan ng happy time sa pagbabalik ng TikTok Live! Welcome back sa TikTok Lock kung saan laging masaya dito! Bukod sa masaya dito, nakaka-proud pa itong mga bisita natin dahil ibinabandera nila ang talento ng mga kababaihan! Yes! To women, empowerment! Kaya naman mga tiktropa, sabay-sabay tayong mag-ingay para sa Kalista! Wee! Kalista! Ladies and gentlemen! Ladies, syempre bumati muna kayo at magpakilala sa ating mga tiktropa. Tiktropa, mag-ingat! Hi, I'm Elle. Hello. Hi, I'm Dane. Hello, everyone. I'm Denise. Hello, I'm Anne, and we are... Kalista! Hoy, alam nyo ba, feeling ko, pwede kaming jumoin sa inyo. Ituro nyo naman sa amin yung mga step nyo, yung chorus ng part, ng ganun. Yeah. Kasi yun yung sinabi ng script. Pero si Faith talaga yung gagawa. Hindi ko, gagawin natin yan. Okay, so, let's go main dancer. Madali lang itong set namin. I'll hold namin. Your mic. And syempre, dito lang tayo sa... Isip, oo oh, nga pala. Title and nyo, isip, no? One, LMK. Two, three, and Turo, and Ikot. Turo, and right, left, and Kuha, Kuha, and Hagot. And down, down, and Ikot, up. Oh. Basta magkita-kita tayo sa Hagot, di ba? Yes, tama. Yes. Oo, tama yun. Kasi ang daming tinuturo. Yes. Alam nyo, ituro nyo na. Ito ako para makita. Tropa natin na suportahan ang inyong mga kanta. Tama! Yes, guys, please do stream our newest single, LMK. Let me know out now on all digital streaming platforms like Spotify, Apple Music, at sa lahat-lahat po. At syempre, huwag niyo pong kalimutan panoorin ang visualizer namin. Out now po yan sa aming YouTube channel, Kalista PH. Yes! And syempre, you can follow us on our social media accounts,
Facebook, IG, and TikTok at Kalista Music Official, X at Kalista Socials, yes, and YouTube at Kalista PH. Ganon. Ang cute nila, no, Harleen? Ang gaganda ka mo. Super. Yung parang nakaka-proud na parang, alam, may ganito ang Pilipinas. P-pop, let's go! P-pop, let's go! Maraming maraming salamat, Kalista. Inihahanda na ni Mamang ang buwisit blaster. Oy! Dahil sasalang si Kailin sa sang talong sang samag sa pagbabalik po yan na TikTok! Sigurado yung magsashine ka sa chismisan nyo kung may baon kang chismis na may trivia. Kaya naman, let's play! Sang talong, sang samog! Kailin, kaya ito na! Excited kaming lahat sa Shining Inheritance. Kaya ma-invite mo na yung ating mga tiktropa. Go! Tiktropa, sana panoorin nyo po ang Shining Inheritance. Napakaganda po ng aming storya. Kasama ko po dyan si Miss Connie Reyes, ang nag-iisang Connie Reyes. Yes. Kate Valdez! Michael Sager, Aubrey Miles, Paul Salas, Wendell Ramos, Miss Glydel Mercado, marami pang iba. Ay, powerhouse naman pala sino yan. Po? Yes, this September 9 na po yan, mga kapuso. Okay. At ako po yung nagbabalik bilang isang kontrapita dyan. So. And directed by Direk Joran Monroe. Oy, hi, Direk Joran! Eto na! Umpisahan na natin to, Kailin. Magpapasabog ka na ba? Magpapasabog na! Galingan mo para hindi masayang ang makeup mong maganda. Okay? O ito na, kanyang unang sang tanong! Sang sabog! Ayon! Di umano. Oh. Di umano. Kay Roxy Smith, anong parte ng katawan niya ang madalas tubuan ng makapal na buhok? A. Noo! Ay, naku, sana all Jason! B. Hinlalaki sa paa. Noo. Noo talaga. Noo yan. Noo. Yun nga yung kinakaingit ni Kuya Jason. Yeah. Diba, Mama? Coming from yun na rin talaga, sana all. Yun yung wala si Kuya Jason. Yun yung palaging pangaasar ni Roxy dyan kay, ano, kay Kuya. Kuya Jason. Kasi yung pagtubo ng ano niya, ng buhok niya talaga, simula kilay dito hanggang sa kanyang anit. Ganun. Kumakaabang talaga pa ganun. Si Roxy papuntang south. Eto si Kuya, ano, Kuya Jason, pa north. Okay. Loda. Alam pa. Alam nyo, nakapag ano yan, pinag-aralan sa UP yan. Meron siya na-discover na scientific discovery na yung buhok dito sa... Hinlalaki. Konektado sa pilikpata. Talaga? Oo! Kasi pag hinihila mo, napapapikit ka nga. Ano magiging kasagutan mo dyan? A, noo or B, hinlalaki? Never po po namin na pag-usapan niya ni Roxy, pero feeling ko hinlalaki kasi ako po makapal din ang buhok ko sa hinlalaki. Kadiri, opo. Ay! Eto na, hinlalaki daw! Kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1! Sa amin. Virgo tayo, diba? So, ito na nga, madalas daw nagsasalubong yung kilay talaga ni Roxy. So, inaahit na lang niya. Ay, nako. Okay. Ito na yung pangalawang, sang tanong! Sang-samo! As a parent, ano ang pinaka-importanting rules ni Miss Connie Reyes sa kanyang mga anak noong teenager pang mga ito? A. Dapat nasa bahay na by 12 midnight. Or B. Huwag magsisinungaling. Yes, dapat nasa bahay na ng 12 midnight. Gusto niya kasi magsama-sama sila kasi nga baka mami maaksidente, mawala. Mahal na mahal niya talaga ang mga anak niya. Kahit man ako eh. Kailangan 12, ando na yung anak ko eh. Tama. Kailangan 12 midnight nasa bahay. Oh. Okay, yes, ladies. Huwag magsisinungaling. Oo, para saan pa kung bakit naging mayor si Mayor Vico Soto kung sinungaling siyang tao. Totoo. Ibig sabihin, good influence. Uh-oh. Actually, sa totoo lang yan po, kaming dalawa ni Harleen ay pinalaki din po kami ni Miss Connie. Lahat kaya talaga pinalaki po, ka? Lahat talaga tao po, pinalaki ka? Kaya po, nakikita niyo naman po kami ka-honest ni Harleen. Saka never po kami nagsalita. Di ba po? Ay, naku, ang lalalim niyo, ha? Oo! Sige. Ano, Connie, sa tingin mo, Kailin, ang sarili mong kasagutan? Si Tita Connie po kasi ayaw niya talaga na nagsisinungaling. Tama! Oh, yes, kahit sino naman, of course. Pero yung gut feel ko parang... Siyempre.
Hindi ko alam. Walang magulang ang nangarap para magsinungaling ang anak. Op, may sagot na ako. Ayan. May sagot na, ano? May sagot na. Bawal na lang po magsinungaling. Total, bawal! May powder na naman po. Why Wag not? Magsisinungaling daw. Tignan natin. Kabog or sabog in 5, 4, 3, 2, 1. Oh yes, ito na pangatlong. Saan tanong? Sabog! Anong pagkain ang ipinagmamalaki ni Kate Valdez na kayang-kaya niyang ma-perfect lutuin? Ay! A. Kanin. Or B. Sunny side up. Ay, kanin. Oh. Oo. Kailin kasi kami ni Kate, magkababata kami niyan. Oh, okay. Laking Cavite kaming dalawa. Oo. Oh, sabay kami niyan. Ang bahay nito, Cavite, San Andres, kung saan-saan. Labuhin mo to. Ay, ako. Lahat na lang kababata niyo. Oo. Hindi, totoo. Friendly kasi siya. Hindi, totoo. Kasi sabay kami sa mga commercials niyan. Oo. Oh, oh. Tapos sabay kami nagbubuo. Sabay talaga ba? Totoo to. Walang eme to. So, nung bata kami, syempre wala kami masyadong ano pera, di ba? Oh. So, dun sa barangay namin, kailangan namin ma-perfect yung pagluto ng kanin kasi wala kaming ulam, friend. Tama ah, nga oo. Naman. Dapat kanin palang solid na. Yes. At alam mo kung anong ginagamit namin pangluto ng kanin? Ano? Rice cooker. Di perfect ba? Talaga ang pagluto. Oh. Walang pera, pero may rice cooker. Oh. Ganun talaga, oh, mamang. Di baling walang ulam, basta may rice. Lalo na kung naka-rice cooker ka, pasabog ka. Yes. Yes, Kuya Kate. Alam mo, Jason, ano yan, Kuya? Yung si Kate, kababata ko yan. Ah, talaga po ba? Sabay-sabay kami pumupunta sa mga commercials. Ayun naman, kasama na talaga ni Kuya Kate sa kababata na nahilig yun eh. Nahilig yan sa mga egg. At yung egg, niluluto namin sa egg cooker. Siyempre, yung egg cooker, doon niluluto. Siyempre, kababata na yun. Di ba, Arlene? Okay na. So, narinig mo na, Kailin. Egg cooker. Kanin or sunny side up? Sunny side up na lang po. Sunny side up! Kabog or sabog in? 5, 4, 3, 2, 1! Perfect! Perfect! Sorry! Lagi! Na-perfect mo kay Lynn! Ang ganda-ganda mo pa naman, Nakshi! Ano ba yan? Nakakaloka, wala. Hindi ko pa pala sila talaga kilala. Pero in fairness, ang ganda mo pa rin sa maputi ka. Oh, shining ka pa rin, girl. Oh. Ayun naman. Nilakad pa naman ako mamaya. Alam mo yun? Oh. Alam mo, dahil shining na shining ka sa pulbos, ipromote mo ulit Shining Inheritance. Oo, ko. Oo nga. Oy, mga kapuso, please, utang na loob. Panoorin niyo po yung Shining Inheritance. Promise, kilala ko po at magkakaibigan kami ng cast members. Kung ito lang talaga namin pinag-uusapan to. Ayan, guys. Ngayon, September 9 na po yan, Shining Inheritance. Maraming maraming salamat kay Lee. Nataabangan namin ang Shining Inheritance performance mo. Susunod na ang bangga ng mga boses ng mga Pilipinong may pusong kampiyon. Tanghala ng kampiyon na sa pagmamalita! Ang emotion, I believe na itawid mo. Gustong gusto ko talaga yung emotion mo, yung puso nandun. Maganda yung iyong stage presence. Naramdaman ko yung kanta. So, congrats. 4 stars! Lemuel, congratulations! Ikaw ang hahamon sa kampiyon ngayon! Tito, meron ka 12 stars! Ikaw pa rin ang kampiyon ngayon! Tutukan yan dito sa Tanghalan ng Kampiyon! Diva kontra Diva! Sino kaya nga ang hahamon sa kampiyon ngayon? Simulan na natin ang showdown at piritan dito sa Tanghala ng Kampiyon! Kaway-kaway sa ating mga inampalan, singer and songwriter, the R&B crooner, Daryl Ong. Kapuso always the princess and queen of diva, Hannah Presilas. Multi-platinum artist and OPM hitmaker, Renz Verano. At eto na po magpapasiklaban ngayong umaga, Christine Ofiaza, Jonah Auxilio. Silang sasabak sa unang banggan!
Estudyante ka, tama? Yes, second year college tourism po. Bakit gusto mo i-take yung course na tourism? Parang gusto ko po silang yung family ko i-dalhin sa iba't ibang lugar. Ah, ganun po. Kasi nga, may in relation yan dahil sa iyong tatay, di ba? Yes po. Yung dad ko po is OFW po siya sa Israel. How did it affect you bilang isang tao or bilang isang babaeng anak? Namiss ko lang po yung katabi ko lang po siya sa paligid. Yung nakikita ko lang po siya. Tapos, mayayakap. Gaano kadalas yung pag-uwi niya dito sa Philippines? Kapag nasa budget po. Yan po. Kasi syempre ang hirap po ng buhay sa Pinas. Kaya kailangan po mag-sacrifice talaga ni Daddy para po sa amin. Ano ang mensahe mo para sa kanya? Hello, Daddy. Sana game proud ka kasi ito na yung dreams natin dalawa na dreams ng family po natin na isa po sa aming magkapatid makalabas mismo po sa TV. And ito na po yan, para po sa inyo. Christine Ofiaza from Cavite. Hi, Christine. Hello po. Ang balita ko, talagang mahilig ka rin sa mga makeup videos. Yes po. Saan mo nilalagay yan? Sa TikTok, Instagram? TikTok, sa Facebook at saka sa YouTube din po. At so mahilig ka talaga mag-perform at mahilig ka mag-ano? Yes po. Performer ka talaga? Yes po. Nagustuhan kaya ng ating inampalan? Christine, hi! Hello po. Okay ka lang? Kumusta ka? Ayos lang po. Okay, gusto kitang i-congratulate dahil ang tapang mo na piliin tong kantang to. Ako honestly, nakaka-nervyos para sa akin itong kantang to dahil mataas talaga siya. Pero kung gusto mo talaga tong song na to, pwede mo siyang babaan ng key. Kasi itong kantang to kailangan talaga ng tatarin mo yung sarili mo ng ensayo. Kasi kahit hanggang ngayon ako, may times na hindi ko siya kaya, may times na kaya. Ibig sabihin, kulang lang ako sa practice. So, maybe ganun din sa'yo. May mga part na shaky, siguro nga dahil hindi mo na siya range. Or, meron kang ibang pwedeng gawin na mga bali siguro, kung gusto mong baguhin. Hindi naman kailangan all the time gawin natin yung mga ginagawa ng original na artist. Yun lang, wala na ako masyadong ano sa'yo, Christine. Yun lang ang advice ko talaga, key or song choice, okay? Thank you po. Napansin ko all throughout the song, meron tayong problema sa intonation. Ibig sabihin, maraming parts na hindi nahihit. So, kailangan medyo pakinggan mo pa mabuti yung song or itama natin yung range. Kasi sa observation ko, wala sa range mo yung kanta. So, you're hitting the notes na out of range dun sa kaya mo. Kasi hindi naman kailangan kumanta tayo ng song based dun sa original key. Kasi bawat singer, kahit ibaba mo, for example, ang isang kanta, dahil yun ang bagay dun sa range mo, hindi masama. Pag umi-scale ka, pag tarararararan, yung hit ng notes, mahirap, kaya hindi masyadong tumatama. So, may problema rin siguro, Christine, sa breathing. Yung intake mo kulang, kaya hindi mo nahi-hit. Or, yun nga, it's out of range. Yung mga high notes mo, usually, doon tayo may konting practice na kailangan. Again, iulitin ko, hindi masama magbago ng key. Maraming salamat sa mga constructive observations ng ating inampalan. Ano kayang score ang ibibigay nila? Christine, ito ang aking mga stars for you. Two stars mula kay Daryl. Christine, ang stars na binigay ko sa iyo ay 2 stars ang binigay ni Renz. Christine, ibibitin muna natin kung anong score ang bibigay sa iyo ni Hannah. Ito na po ang susunod nating kalahok. Pakinggan po natin, Jonah Auxilio.
ngayon na andito ka sa tanghalan ng kambyo, tapos bukas ka graduate ka. Ano yung nag-ujok sa'yo para sumali tapos kinabukas, hindi ka pa magagahul nun? Kumbaga, gustong-gusto ko po kasi talagang makita sa TV. First time ko din po ito. Tapos, uuwi naman din po ako mamayang gabi. Okay. So, at least bukas, makaka-attend pa rin po ako. Galing, galing. Pero ito nga, ngayon, narito ka na. Ito yung pangarap mo sa tingin mo. Kaya, kung pagmanalo ka, matalo man, pero good luck sa'yo. Ano na lang yung mensahe mo sa, siyempre, sa family mo? Itong mga ginagawa ko po ay para sa kanila din. Gusto ko po kasing ibalik po yung mga sacrifices ng parents ko sa nung bata pa ako, yung pagpapaschool, ganun. So at least, mapipayback ko po yun sa kanila. Jonna Auxilio from Davao del Norte. Hi, Jonna. Hi po, Kuya Kim. Taga Davao ka pala? Lumipad ka yes, mapunta dito? Yes po. Para lang dito? Para lang po sa TNP. Kamusta naman dun sa Davao? Anong ginagawa mo ron? Okay lang naman po. Doon sa Davao po, nag-gig po ako doon. Event singer po. Kahit anong event. Event singer? Yes. Ano mga po event ang kinakantahan mo? Kahit ano po, wedding, birthdays, or patay. Pati sa patay? Yes po. Kahit ano po. Pero ang galing-galing mo ha. Nagalingan ako. Pero nagalingan kaya ang ating inampalan. Nasabi ko, na-surprise ako sa boses mo. I was expecting na maliit yung boses mo. Kasi pero, maliit siya, no? Oo. Pero nung kumanta na siya, ang kapal nung voice quality. So, dun pa lang, medyo, uy, wow, na ganun agad yung impression. Tapos, dun sa high notes, yung birit niya, may control nandun. Paloob yung way niya ng birit. So, hindi ko alam kung safe ba sa boses yun, yung placement na yun. Pero for me, nararamdaman ko na hindi hirap. So parang nafi-feel ko na abot mo talaga yung note na yon, tsaka hindi siya nakakabrinde pakinggan. So okay rin yon for me, na-relax ako dun sa mga parts na yon. Meron lang part na nag-shake sa dulo, yung I love you goodbye, yung you. Medyo siguro dala ng kaba or dala ng lamig ngayon sa studio. pero yun lang, yun na napansin ko again, na surprise ako sa voice quality mo. Congrats for being here. Thank you po. Jonna, maganda ang voice quality mo. Agree ako doon kay Daryl, na pati ako na surprise din naman talaga. Kung may ma-advise ako sa'yo, yung mic distance lang sa unang part, sa unang verse, masyadong malapit na wish I could be no. Parang andun lang siya lagi. So, kaya din siguro, hinanap ko parang wala yung dynamics. Kasi una pa lang ang lapit ng mic, nilayo mo dun sa birit. So parang iisa na lang ang volume, iisa ang atake. So dagdag ko rin is yung timing. Habang pinapakinggan kita, nagmamadali ka pakinggan kasi nga hinahabol mo yung timing. Okay lang yun. May times na huli kang papasok muna, style yon. Okay lang yun. Pero yung parang kada line na lang ganun, parang ramdam ko na hinahabol mo talaga yung kanta, yung lyrics mo para mag-fit dun sa music. Lastly, iwas lang sa H. Masyadong ma-H like yung wish, hi, love you, hi, no. So, yun lang. Take note mo lang yun, Jonna. Still, congratulations. Thank you po. Maraming salamat sa ating inampalan. Anong score kaya ang bibigay ng ating inampalan? Jonna, ito ang aking mga between para sa'yo. Tatlong bituin mula kay Daryl. Jonna, ang stars mo today ay... Three stars from Renz. Suspense muna, mamaya natin ipapakita ang scores ni Hannah. So far po, si Christine po ay merong 4 stars. Labang po si Jonna, meron po siyang 6 stars. Sa mga tiktropang pinag-isipan po mag-audition, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Kaya mag-audition na kung paano. Let's watch this. Sa pinakabagong season ng Tanghalan ng Kampiyon, tuloy-tuloy ang pagbida natin sa mga Pilipinong may pusong kampiyon. Kung ikaw ay 16 to 50 years old palaban sa kantahan at may pusong kampiyon, sugod na sa aming weekly auditions every Wednesday and Thursday, 3 to 5pm sa GMA Studio 6. Go na mga tiktropa, mag-audition na para sa Tanghalan ng Kampiyon, Season 2. Nagbabalik ang Tanghalan ng Kampiyon dito sa TikTok Clock. Ang mananalong kampiyon ay mag-uwi ng 10,000 pesos! At habang tuloy-tuloy ang kanyang kampiyonato, tuloy-tuloy din ang paglaki ng kanyang cash prize.
Hana, anong score ang bibigay mo kay Christine? Christine, ito ang mga between ko para sa'yo. Two stars! Christine, you have a total of 6 stars. At kay Jonah naman? Jonah, ito naman ang mga between na binigay ko sa'yo. Stars. Jonah, you have a total of 9 stars. Congratulations, Jonah. Ikaw ang hahamon sa kampyon ngayon. Makaka 70,000 pesos kaya ang kampyon na si Chito Ricafrente. O baka naman maagaw na ni Jonah ang pwesto niya. Ito na ang kanilang bainit na back-to-back tapatan! At yan ang back-to-back tapatan ni Jonah at ni Chito. Wow, very intense. Inampalan? Kuya Kim, yung isa nagkwento, yung isa nag-perform. Ang napili namin, yung nag-host, ikaw. Ayun, maraming salamat sa aking mga inampalan. Hindi ko makakalimutan ito buong buhay kung hindi ka makakalimutan ito. Abangan na lang po natin kung sino napili namin. Mm-hmm. Maraming salamat. At eto na, kilalanin natin ang ating kampiyon ngayon. Meron kang 12 stars, ikaw pa rin ang kampiyon ngayon. Congratulations! Woo! Dahil dyan, Kuya Chito, meron ka ng 70,000 pesos! Grabe, Chito. Ano mensahe mo naman, Kuya? Pang-pito mo na to, grabe. Oo, ha? Tuloy-tuloy. Sino ba nagpapalakas yan, tsaka nagiging inspirasyon mo? Actually, talaga pong, syempre, una-una yung kapatid ko at ang aking mga anak at aking asawa. At syempre, lalong mas kailangan ako ng aking asawa kasi kakamatay lang po ng kanyang father. Naku! Ngayon, talagang sa sobrang ang dami naming trials nitong mga nakaraang ano, pero laban lang. Siyempre. Condolence laban muna lang, sa amin sa lang. TikTok lang, ha? Okay. Hindi namin alam na may pinagdadaanan ka palang ganyan. The more we admire you, thank ito you sa iyong achievement. Congratulations. Congratulations, Kuya Chito. At maraming salamat. Dahil pakita mong pinapatunay kung gano'ng kakatapang at kagaling, di ba? Kung gano'ng kakapassionate sa ginagawa mo. At hangang-hanga kami dito lahat. Tama po ba yun, mga katiktropa? Yes. Thank at sa po mga gusto ring bumida sa tanghalan, sugod na sa aming weekly auditions. Kaya nyo yan. Bukas po, samahan nyo kami ulit sa paborito nating tambayan bago man ang halian. Kita-kits ulit dito lang sa TikTok Clock!